Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan kaugnay sa isa na namang usapin na nakaapekto na o nakakaapekto sa imahen ng NAIA. Matapos po ang reklamo ng ilang pasahero na nakagat na surot sa airport, viral naman ngayon sa social media ang video ng daga na gumagala malapit sa isang boarding gate ng Terminal 3. Ikinagulat ito sa mga pasahero na papunta sana ng Singapore. Live mula sa NAIA, nagpapatrol si Johnson Malapit. Johnson! Ano na naman ang katwiran ng pamunuan ng MIAA at yung bang mga upuan na sinurot ay naibalik na? Meron na bang upuan dyan? At ano ngayon ang kanilang problema dyan sa problema na yan ng daga? Kabayan, unahin natin yung tanong mo patungkol dun sa mga metal na upuan na unang tinanggal para sa ilalim sa disinfection. Napalitan na yan, kabayan, kaya meron na ulit na uupuan yung mga pasaherong nag-iintay ng kanilang flight o kaya yung mga maghahatid ng kanilang mga kamag-anak na may flight ngayon o sa mga susunod pang araw. Ang sabi ng pamunuan ng Manila International Airport Authority, gagawa nila ng paraan na mapuksa mga surot at posibleng pagpuksa din sa daga na posibleng pagala-gala pa rin sa ilang parte ng paliparan. Kuha ito sa NAIA Terminal 3 Biyernes ng umaga. Kwento ng pasaherong si Curb na bumiyahe pa Singapore para manood ng concert ni Taylor Swift. Nagulat sila nang biglang nagsigawan ng mga pasahero sa terminal. Pero hindi artista ang nakita nila sa boarding gate ng Terminal 3 kundi isang malaking daga. Nagsigawan sila, tapos tinitingnan nila yung bandang window. Nandun na namin nakita na yung may daga dun sa lighting fixtures ng gate. Ang una lang namin alam is surot yung meron sa NAIA. Nagbibiroan pa nga sila na mag-a-abroad yung daga. Buti pa yung daga mag-a-abroad. Agad itong nag-viral at umaani ng samut-saring reaksyon sa social media. Ang ilang pasahero naman sa airport, dinaan naman sa biro ang mga namataan sa paliparan. Si Annalisa, nag-shorts pa. Feeling ko safe naman na dahil naka-short ako, kanina pa ako nakaupo, wala naman nang nakakagat. Actually, makilis pa. Yung pong daga ay hindi ko po siya nakita. Pero siguro, baka ipis naman sa susunod. Magbabakasyon naman sa Palawan ng Portuguese na si Ilian. Hindi man niya alintana ang problema sa surot. We had it in Europe a few months ago as well. So I think it scares off a bit the tourism. Kaya ang isang commuter group may panawagan sa pamunuan ng MIAA. Sana i-review nila yung cleanliness policy nila. Yung paglilinis, interval ng paglilinis. Ika nga, dagdag na rin doon, pag-aralan natin kung anong materyales ang dapat para dito. Kasi nga, baka rin kasi naging dahilan kaya nakapamuha yung surot doon sa upuang pinikwestiyon, hindi sa akma para sa airport kung saan maraming gumagamit ng upuan na yun. Sabi ng isang pest control technician, kaya namang solusyonan ang problema sa surot at iba pang pestes sa airport. May mga teorya rin siya kung bakit may daga sa NAIA. Ang daga po kasi sir, or rodent na tinatawag doon sa sinasabi po ninyong area, ang rodent po kasi sir, kahit saan po makikita siya, as long na mayroon po silang preferred na harborage or tahanan, pangalawa, mayroon po silang preferred na pagkain po doon sa area. O halimbawa po, no, yung area nagkaroon po ng mga open trash bin. Kanina, muling nag-inspeksyon sa airport ng pamunuan ng MIAA. Inaalam na kung may pagkukulang ba ang housekeeping at pest control partners ng paliparan. Ang sabi ng ating general manager, huwag na nating iintayin, no, kung fresh ba tong video or luma na ito. Total, we will revisit itong mga service agreements natin with our pest control. So isasama po natin ito, no? Re-reviewin natin ang ating service agreement with our pest controls. And definitely, we will look into kung bakit nagkaroon ng ganyan, no? Bakit may rodent. Si GM gave us stern warning, no? Kapag merong mga standards na hindi nami-meet, kapag merong kapabayaan that led to this unfortunate incident, no? Definitely, we will be canceling contracts. Kabayan, kanina muling binalikan ng mga tauhan ng Manila International Airport Authority yung eksaktong lugar sa boarding gate 102 ng NAIA Terminal 3 para alamin kung saan posibleng dumaan yung daga na na-videohan na isa sa ating mga kababayan. Kanina nakita roon na merong maliit na butas na dinaanan ng tubo na hinihinalang posibleng siya ring dinaanan nung na-videohan na daga.
Meron ding nakita kabayan ng mga posibleng lapses, pero yan ay aalamin pa sa panig ng mga concessionaires na narito sa pamunuan ng NAIA Terminal 3. Ang sabi ng NAIA, aalisin na rin yung lahat ng rata na upuan sa NAIA Terminal 2 dahil mas madali itong pamahayan ng mga surot. Unti-unti na rin kabayan na pinapalitan ng mga metal chairs na pininturahan na rin dito sa Terminal 3 habang isinasailalim sa disinfection yung mga upuang una nang sinurot. Kabayan. Ang alam ko, yung mga rata na upuan dyan ay naka-exhibit yan para doon sa mga turistang darating kung sakasakalit mag-interesado sila sa mga produkto na gawa sa Pilipinas. So kung aalisin na yan, at yan ang tinuturo nilang pinagmula ng surot, ganun ba, Johnson? Sa Terminal 2, kabayan, yung ratan ha, dito sa NAIA Terminal 3 ay puro metal chairs ang meron dito. Pero ang desisyon ng pamunuan ng MIAA, alisin ang ratan sa Terminal 2, linisin ang mga metal chairs sa Terminal 3 at iba pang airport para hindi na bumalik yung surot na hindi pa alam kung saan ang galing. Yung bang upuan dyan nakita namin ay bago bang upuan yan o mga dati na inalis lang ang surot? Yung kung ang pinapakita kabayan ay yung mga bagong pinturang upuan, lumang upuan yan na pininturahan lamang or nilinis muna at pininturahan, ipapalit yan dun sa mga lumang upuan na metal chairs nila na posibleng pinamamahayan din ng surot habang isinasailalim sa disinfection. Kabayan. Anong plano ngayon nila sa daga? Ayon, aalamin kung saan posibleng nanggaling at masiguro na hindi na mauulit yung kanilang yung incidenting ganon at titiyakin baka hindi gumagana yung pest control management nung kanilang partner dito sa NAIA Terminal 3. Kung merong magiging pagkukulang at mapapatunayan ang sabi ng MIAA, posibleng mauwi sa cancellation ng kanilang kontrata. Oo, hindi gumagana o hindi nagtatrabaho. Maraming salamat, Johnson Manabat. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.